inaral ang patungkol sa apostasy. Okay, malinaw sa ating pag-aaral ang palatandaan ng isang tao na siya ay isang apostate. Sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 26, "For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice for sins." So ang taong ito daw ay may knowledge sa truth, pero nagpapatuloy sa kasalanan na alam niya na ang kanyang ginagawa ay kasalanan. So apostate po ang taong ito. Alam niya yung truth, pero patuloy pa rin siyang sa kasalanan. Walang repentance, walang pagkilala sa kabanalan ng Diyos, walang pagkilala sa ginawa ni Kristo Jesus para sa kanyang kasalanan. Walang takot sa Diyos, walang tunay na pag-unawa sa gospel. If you are sinning right now at alam mo na ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ito ay pagpapakita lamang na kahit na sabihin mo pa na kilala mo si Jesus at sabihin mo pa na ikaw ay nananampalataya sa Kanya, ito ngayon sa mga oras na ikaw ay nagsasabi na Christian, ito ay nagiging isang kasinungalingan. Ito ay pamumuhay na pagrebelde sa ating Panginoong Jesus. So mahalaga po na makita natin, sin is not something na maliit po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po natin itong i-repent, talikuran at tunay. Kung sinasabi natin Christian tayo, tayo ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, ayon sa righteousness na nais ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya na ikaw ay nasa church, kung ikaw naman ay namumuhay sa kasalanan, ito pa rin, tandaan nyo, kahit nandito ka sa church, pero namumuhay ka sa kasalanan, ito pa rin po ay pagtalikod kay Jesus. Ito'y pagpapakita ng paglaban sa ating Diyos na banal. So anong kakaharapin daw ng isang tao na namumuhay patuloy sa kasalanan? Sabi sa ating pag-aaral last Sunday, judgment. Kung may kaparusahan nung panahon ni Moses, ngayon na iyon nang narinig ang gospel, nakilala na siya Jesus, at kung ano ang kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan, sabi ng writer, how much worse punishment, okay? How much worse punishment do you think will be deserved? In ending, sabi nga nung writer, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. May nagaantay na kaparusahan sa mga taong magpapatuloy sa kasalanan at patuloy natatalikod sa katotohanan at sa panawagan ng kaligtasan ng mabuting balita. Kung may judgment sa mga taong ito, paano naman ang mga tunay na Christian? Okay? Ating makikita ang ating pastor, ang pagiging pastor ng writer. Kasi yung writer nito, sabi nga, he's a pastor. Okay, una, having that pastoral heart in writing the book of Hebrews, una, may encouragement siya sa mga Christians. Ngayon na kayo ay isa na kay Jesus, dahil sa kanyang ginawang kaligtasan, siya ay may paalala. Sabi niya nga, draw near, hold fast, and consider others. Pangalawa, warning sa mga nagsasabi na sila ay Christian, ngunit patuloy sa kasalanan. Okay, ang unbelievers, sila talaga nagpapatuloy sa kasalanan dahil wala pa sila kay Jesus. At maaaring hindi pa kasi sila napapakinggan yung gospel. May mga taong, sabi nga, na nagsasabi na hindi pa sila talaga Christian. So warning sa kanila dahil sila ay harap sa judgment ng Diyos. So may encouragement para sa mga Christians, may warning para sa mga nagsasabi na sila ay Christian, okay, pero sila ay nagpapatuloy sa kasalanan. Huwag kayong manatili dito. Pangatlo, dito sa Book of Hebrews chapter 10, panawagan muli sa mga Christians. So para sa Christian, para sa mga nagsasabing Christian, paalala ulit sa mga Christian sa ating passage na ating aaralin ngayon. Okay? Huwag kayong maging katulad ng mga Christian daw pero namumuhay sa kasalanan. Mag-persevere kayo sa inyong pagiging isa kay Jesus. Tumayo kayo ng matibay sa katotohanan, sa gospel, sa inyong pananampalataya, okay? Sa inyong faith patungkol kay Jesus. Ito ang ating aaralin ngayong umagang ito. Okay, yung word po na perseverance. Dalawa po yung ating word na titignan, okay, yung recall and then perseverance. Pero mahalaga po na maintindihan natin yung perseverance. Para sa mga tunay na Christian, maunawaan ninyo ito kahit hindi nyo naunawaan ang ibig sabihin ng perseverance. Tama ba? Kung Christian ka talaga, maaring bago sa pandinig mo yung word na perseverance at kung English ito at mahirap intindiin, makikita ito sa iyong pamumuhay. Ang tawag po doon ay perseverance. Dahil ito ang iyong ginagawa sa mga oras ng pagsubok sa iyong pananampalataya, sa persecution, sa mga pag-uusig, sa mga sitwasyon kung saan ang inyong pananampalataya ay kinakailangan na tumayo kayo sa katotohanan. Okay? Example,
para dito, no, yung understanding lamang po ng perseverance. Maganda makita kasi natin yun eh. So, Brother Jay, ang perseverance pala ganito. So, bibigay ko po ako na kayo ng example sa ating mga naaral na sa Hebrews kung paano natin na i-apply yung perseverance. Siguro tignan po natin yung ating inaral before sa Hebrews 10, 22 to 25. May tatlong panawagan para sa mga Christians, di ba? Draw near, consider, and love one another. So, sa part lamang ng drawing near, may perseverance na po dapat na nakikita sa atin dito. Praying, okay? Yung pananalangin po, in hard times, do you persevere in prayer? Di ba? Kahit na mahirap ang sitwasyon, minsan ang naisip kagad natin ay tugunan kagad yung problema natin, pero ang tunay na isang Christian, nagpersevere siya sa prayer. Patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos sa mga oras ng pagsubok. Do you go to God? Do you ask for wisdom, guidance, and help? Okay? Sa ating pag-worship, sa ating Panginoon. Do you truly see God as God when you worship Him? Every Sunday, tatandaan ninyo, when you come here, you cannot mock God and think you are worshiping God, pero ang heart ninyo ay malayo sa Kanya. Ang Christian, a Christian comes prepared, ready, focused, okay, on the glory of God. When tempted to black out, babalik siya sa Diyos, magpipray at magnanais na mag-focus para kanyang matanggap ang salita ng Diyos at matuto. We persevere. Alam ko mahirap makinig, di ba? Lalo na kung kunyari daw ngayon, magkipreach ako ng 2 hours. Pero you will persevere because it's the Word of God. Kahapon nga, yung anniversary, gano'ng katagal yung anniversary? From 2 o'clock to 5:30, no? So, 3 hours kami. Listening, hearing, God's encouragement. Siyempre, mabablackout ka na from time to time, pero you would go back na tamang, yeah, these are the, ito yung work ni God eh. Pinapakita yung work ni God doon. And the Lord wants us to worship Him and thank Him. So, we persevere. Hindi kayong parang, tagal naman nito, uwi na ako. Hindi, di ba? Sobrang, mas mahaba pa doon sa pelikula ng Endgame ah. Di ba? So parang isipin niyo, uwi na lang ako. Pero hindi, as a Christian, because it's the work of the Lord, it's the Word of God, tayo po ay magpe-persevere, magpapatuloy po dahil nais natin maluwalhati ang Panginoon. When we are tempted, we go back to God. So even yung drawing near sa ating Panginoon, may perseverance. Ako, naalala ko lamang, I attend Hyarac, I live in Caloocan. Wala naman akong sasakyan, so I travel. Nagko-commute po ako, gigising po ako ng maaga. Tapos, worker pa po ako ng Sunday school before. Ang call time namin, ano ba yung call time namin? Around 6:30 yata. Parang ganon, 6:30 yung call time. So I have to wake up 4:30, kailangan ko makaalis ng 5 a.m. Kasi mag-aantay ako dun sa FX pa dati. So, antay ako doon for about 1 hour bago mapuno kasi madaling araw, at least alis ng 6. So, hoping, pinag-pray ako palagi ng Lord, sana 6:30 umabot ako. And the Lord is always good. Okay? So, you persevere. You persevere. Hindi upi pwede na parang, ay, ayoko na mag-serve. Ay, ayoko na ng ganito. Ang hirap. So, in prayer, in worship, we persevere. Another part ng application ng perseverance, dun sa nabanggit nga po sa Hebrews 10, 22 to 25, holding fast. Do you stand in your profession of faith? Maraming pagkakataon ng ating pananampalataya po ay masusubok, pero ang tunay na Christian, magpe-persevere. Kunyari daw, ano, you profess to be a Christian. So sa work, kung ang iba ay nagnanakaw ng oras sa trabaho, ikaw ba ay magiging katulad nila? Kung sila ay nagagalit sa boss nila at nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda sa kanilang boss, ikaw ba ay ganun din? Kung ang classmate mo nangongopya, hindi nag-aaral, tamad, tapos ikaw, sabi na Christian, ikaw ba ay magiging katulad nila? Kung ang mundo ay makasalanan at niyayaya ka na maging katulad ng mundo, susunod ka ba? O ikaw ay tatayo kay Jesus? Na ikaw ay pinatawad, nalinis, nagsisi na, by the grace of God, tumalikod na sa kasalanan at ngayon, ang nais mo, magpe-persevere ka na mamumuhay ka na sumusunod sa Diyos. Hindi magiging katulad ng iba. Yun yung perseverance. Nakukuha po niyo yun? Ano man yung temptation ng iba, ano man yung ginagawa ng iba, nagpe-persevere ka na tumayo, holding fast to your profession of faith. De, I'm a Christian and I will show what a Christian is before them. Siyempre, not by our own strength, but by the grace of God.
Hindi ko sinasabi na perfect life dapat. Hindi po natin magagawa po yun. Tayo'y nagkakasala pa rin. At kung magkasala, tayo ay magsisisi kaagad. At babalik kaagad na lumakad kay Jesus. Diba? The Christian life is a life of repentance. So, you hold fast to the truth. Pinangahawakan natin to palagi. Saan man tayo mapunta, saan man tayong sitwasyon, mailagay ng ating Panginoong Diyos, ating tatayuan ang kanyang katotohanan. Siguro another and last example of persevering is yung word nga na consider. Okay? Do you persevere in loving others? Okay? Minamahal mo pa rin ba yung ibang kapatiran sa church? Kahit hindi sila loving. Okay? Kahit na hindi mabuti ang pakakitungo sa iyo ng ibang tao sa church, do you love them still? Or are you filled with bitterness, anger sa kanya? Siyempre, iba-iba ho ang mga temperament natin. Iba-iba ho yung ugali natin dito sa church. But do you love them? Tandaan po natin, sila, kung sila'y kapatiran, minahal sila ng ating Panginoong Diyos. Atin din silang dapat mahalin. Do you forgive? Do you show patience, compassion, and love? Perseverance po yan eh. Di ba? Siguro, ito yung favorite ko na topic. Do you persevere in attending Sunday service? Okay? May nagyaya pag Sunday at maapektuhan ang pananampalataya mo. Sabi sa Hebrews, not neglecting to meet together. Because this is an opportunity for us to show love. Once a week na nga lang yun eh. Diba? To gather and to show love to other brethren. At command po ito, not neglecting to meet together. Do you stand in that faith? In that truth? In the truth that I will follow God more than man? Okay? Palala lang, if you compromise Sunday, it will lead to another compromise in the future. Yun po yung problema po dito eh. Naalala ko, may kumausap po sa akin at sabi niya nga, naguguluhan siya kung sino ang susundin niya, ang magulang niya, na nagyayaya sa kanya na huwag umattend ng Sunday. Pero sabi niya, alam ko, Sunday is Lord's Day. Paano ito? Sabi ko, kung ikaw ay Christian, ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? Ano yung dapat gawin? Mag-obey sa Diyos. Sabi ko sa kanya, Acts 5:29, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than man. At sabi ko, ipag-pray mo na maunawaan nila, mahalaga ngayon na ikaw ay tumayo para sa katotohanan. Next time, pag may lakad ng Sunday, alam na nila at ikaw, hindi mo na kailangan mag-compromise. Sila na ang mag-a-adjust sa susunod dahil tumayo ka na sa katotohanan at sumunod sa Diyos. Sabi ko nga, pag nag-compromise ka, susunod nito, magko-compromise ka uli. At nandun ka na ngayon sa pattern na paulit-ulit magko-compromise. Ang problem pa, kung ikaw ay nagpadala sa isang kasalanan, it will lead to another sin. Okay lang, wag umaten ng Sunday, kahit na ito'y sin, buhay ka pa naman ng Monday, di ba? Dito na papasok yung pagiging tolerant mo sa sin. Na-tolerate mo, parang hinayaan mo yung isang kasalanan, ang ibang kasalanan, papasok na rin. Kung pwede yan gawin sa Sunday, di ibig sabihin, pwede din ito sa iba pang kasalanan. Be very careful. Diyan po nag-i-start po yan. Once you tolerate one sin, yung ibang mga kasalanan papasok, yung temptation ni Satan nandiyan na, at magiging thinking ninyo okay lang din. Okay nga lang ang Sunday, huwag kang umatend eh. Be very careful. Persevere in the truth. Once ibaba ninyo ang sin, ang standard ng Diyos, sa standard ninyo, natalo na kayo ng kaaway. Kaya parang minsan sasabihin kasi nila, Sunday service lang naman, wala naman mawawala. Hindi po, actually, you are already sinning at natalo ka na ng kaaway do sa temptation na ibinigay niya. Nagpasakop ka na sa gusto niya at sinunod mo ang kasalanan kaysa sa ating Panginoong Diyos. Trap ito ni Satan eh. Yan yung pinakagusto ni Satan eh. Matrap ka eh. Ngayon, pag natrap ka na ngayon ni Satan, ngayon dahil na hold ka na sa isang kasalanan at naibaba ito sa gusto niya, ang temptation next time ay ganito rin. Ibababa ulit ang panuntunan ng Diyos at magiging tolerant ka na sa marami pang kasalanan. Kaya hindi lang isang maliit na kasalanan ang attendance sa Sunday. It's just the first step of other sins. Example lang po ito sa Sunday, ano? Even in other sins. Okay, ganun din po 'yon. One step, compromise, tolerance.
it will lead to another sin. Kaya nga po maganda na makita natin sa ating buhay, we persevere. Kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang katotohanan, we persevere in the truth. Kaya nga sabi ng Hebrews sa chapter 10 verse 36, "For you have need of endurance, so then when you have done the will of God, you may receive what is promised." May promise po eh. Ang kailangan po natin is for us to endure, to persevere, to continue in the faith. A true believer will always persevere in faith because he is a new creation, because he is now one with Christ. Sa ating basahin po yung ating passage in Hebrews chapter 10, verse 32 to 39. Okay? Tapusin po natin yung chapter 10 at alam ko kung alam ninyo ang Hebrews chapter 11, excited na po kayo na maaral po yun. Okay? We'll be finishing Hebrews chapter 10 this morning. Sabi po dito, "But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with suffering, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls." So dalawa po yung ating outline ngayon na susundan. Yung una po sa verse 32 to 34, which is recall, and then verses 35 to 39, persevere. So unahin po natin yung word po na recall. Okay, ito po ay nasa 32, verses 32 to 34. If you are a true Christian, you will be able to recall the time you have come to faith. Okay? Recall the former days, sabi ng writer. This is not about the date you came to faith. Okay, hindi po ito patungkol sa araw. Ako po, hindi ko po talaga alam kung kailan po ako naging Christian. Meron pong iba na nasasabi nila yung date, okay po yun, wala yung problema. Pero okay din naman po kung hindi nyo maalala. Pero may araw na may marerecall kayo talaga na kayo ay tunay na dumating sa pananampalataya. Okay? The truth about who God is. Okay? The truth about who you are, na ikaw ay makasalanan, and the truth of who Christ is. Naalala nyo ba yung bagay na ito? Kaya nga sabi dito, "But recall the former days when after you were enlightened." Ito ang tanong at mahalaga ito para sa mga Christian, may marerecall ka bang ngayon, okay, may marerecall ka ba na panahon, not specific date, pero araw kung saan naging malinaw sa iyo na ang Diyos ay banal, ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. At tunay mong nakilala si Jesus na siya ay Diyos, naging tao, namatay para sa kasalanan mo. May marerecall ka ba? Hindi hupi pwede na wala. Kung Christian ka, tapos wala kang marerecall na day na, oo nga, Diyos ay banal. Kasi may conviction ka na ng sin. Imposible na may conviction ka ng sin at nakita mo na sin ka, na sinner ka, hindi mo nakita yung holiness ni God. Imposible po yon, kasi magkadugtong po palagi yon. When you see your sinfulness, you see God's holiness. Okay? Mahalaga po na makita natin yon. May marerecall ka ba? Hindi kailangan, one at the same time. Okay? Ang iba, may progress. May paunti-unti po. Okay? Napagkilos ang ating Panginoong Diyos. Ako, ganun po ako, paunti-unti po ito. Every time I attend Sunday service, hearing the message of the Gospel of John ni Pastor Bob before, and then one day, one Sunday, by grace, andun na po yung mabigat na conviction sa aking puso na nakita ko na napakamakasalanan ko. Dahil dun sa message na pinakikinggan ko. Diba? Faith comes from hearing. Okay? Hearing the words of Christ. Nung napakinggan ko yung message, nagkaroon ako ng conviction ng sin. Hindi ko alam kung anong araw yun, pero alam ko Sunday yun. Okay? Mahalaga po na makita natin na tayo po, in some way, ay dumadating po sa punto po na ito.
nakita ko at that time na ito'y laban, yung aking mga ginagawa ay laban sa Diyos. Dahil siya ay banal. Pero at the same time, may conviction ng sin, may comfort din dahil sa message, sinasabi na si Kristo ay namatay para sa aking mga kasalanan. So mahalaga po na makita natin, ito sa iba po, process po ito. It took time for others na maintindihan po nila ito, pero may enlightenment. Yun po yung sinasabi ng writer, recall the time when you were enlightened. Oo nga, ang Diyos ay banal. Oo nga, ako ay makasalanan. Kailangan ko si Jesus. Tunay nga na si Jesus ang tanging pag-asa ko sa kaligtasan. At ito ay nagresulta ng paglapit sa Diyos, paghingi ng kapatawaran, at pagpapasalamat sa kanyang ginawa na kaligtasan sa akin sa pamamagitan ni Jesus. Sabi dito ng writer, which is a command, recall. Command po ito eh. Isipin mo, remember. Do you remember something the day when you came to faith? If you can recall the truth and about your salvation, the time you were enlightened, then you are a Christian. Kung ngayon wala kang ma-recall na truth patungkol sa Diyos, sa inyong sarili o sa ginawa ni Jesus, o sa time na ikaw ay nag-repent, may problema. Kasi yun po yung confidence natin eh. Meron po tayong mare-remember. Hindi pwede na magsabi kayo na Christian kayo pero wala kayong ma-recall. Walang truth. Walang truth ha, na nakabase sa salita ng Diyos kung ano ang katotohanan patungkol sa atin. Huwag po ninyong sabihin o isipin na umattend ako ng church at tapos naging Christian na lang ako. Wala pong ganon. Ang dami ko na po napakinggan na ganon. Paano ko naging Christian? Ay, kasi umattend ako sa church na to, doon naging Christian ako. Maaring in general, niya na kinikwento yun. Pero pag tinanong mo, paano ka naging Christian? Umattend lang ako ng church. Hindi ho sa pag-attend ng church magiging Christian ng tao. Means po yun. Kaparaanan na ginagawa ng Diyos para ikaw ay maging Christian. Pero ang salvation po natin is directly toward the truth of God's Word. Marami na pong naging testimony na naging Christian ako dahil umattend lang ng church. O kaya, tumaas ang balahibo ko. Di ba maraming ganon? O kaya, naiyak ako. Grabe, Brother Jay, naiyak ako. Naging Christian ako that time. Pero ano yung kinaiyak mo? Anong truth about it? Pwede naman talaga eh. Ako, naging Christian ako, syempre, naiyak din naman ako dahil nakita ko yung kasalanan ko at nakita ko yung kabutihan ng Panginoon. Okay? Ayan, naiyak na siya. Hindi porket umiyak ka, Christian ka na. Ay, sorry. Naiyak tuloy si Adele. Okay? Naiyak dahil sa worship song, nung umattend sa church, na naginip ako at pagising ko, Christian ako. Doon naging Christian. Pero saan ang truth? Saan ang holiness ni God? Saan ang understanding na ikaw ay makasalanan? Saan ang pagkilala sa ginawa ni Jesus? Yung perfect life niya, yung kanyang death on the cross as a sacrifice for us. Saan yung gospel? So when you recall about the gospel. You recall about the truth. Kung saan tayo na-enlighten. Kasi makakapag-enlighten lamang sa atin ay ang truth, ang katotohanan patungkol sa ating kaligtasan. Ito ay isang bahagi pa lamang, truth. Sabi pa ng writer, sa verse 32, second part, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated, for you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. So may tatlong katotohanan dito na mahalaga na makita ninyo na evidence ng truth ay naisa sa buhay. Palagi ko itong sinasabi sa inyo at pinapaalala. Okay? Doctrine and life. May truth, may life. Hindi upi pwede na truth lang ako ay alam ko ang patungkol lahat sa gospel. Pwede po yun sa isang tao. Alam niya intellectually kung ano ang gospel. Pero kung walang life, wala ding salvation. Okay? So you are not saved because of knowledge. Dahil dapat yung knowledge na iyon na isa sa buhay. Una, truth. Pangalawa, may life. Sabi ng writer, recall.
former days when you were enlightened. After that, magbibigay siya ng evidence sa buhay nila na palatandaan na sila ay nag-respond sa gospel call ng Panginoon. Three response in life. You endure, you had compassion, you have joy. Wala tayo neto before. Tandaan po natin, nung hindi tayo Christian, wala po tayong ganun. Okay? Ito ay hindi comprehensive pero important life evidence ng faith sa iyong buhay. So number one, sinasabi dito ng writer, you endure. Okay? You endure a hard struggle with suffering, sometimes being publicly exposed, okay? And so on. Yung endure in Greek, sabi sa Launida, to continue to bear up despite difficulty and suffering. To endure, to bear up, to demonstrate endurance, to put up with. May suffering man, may difficulty man, ikaw ay hindi nagpapadala na sa sarili o nagpapadala na mag-react in sin, kundi ikaw ay nagpapasakop na sa sovereignty ni God. Iba na po, di ba? And we endure sufferings. Okay, nagtitiis tayo, nagpapasensya, nagpapaubaya, nagpapasakop sa Diyos. Dati tayo, kapag may suffering, anong unang ginagawa natin? Reklamo, nagagalit, kini-question ng ating Panginoon, naiinis. Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Okay? Ngayon, mayroon ka ng pag-unawa na ang lahat ng ito ay hawak ng Diyos at alam mo na pagtugon, alam mo na kung ngayon kung paano tumugon sa suffering, sa difficulty. Okay? Na ito, ang tuon natin, ang pagtugon natin sa suffering and difficulty ay ang maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Lord, inalaw niyo po ito eh. Ang gusto niyo po ay maluwalhati ko po kayo. Tulungan niyo po ako, Lord, na mag-glorify kayo in the midst of suffering. Okay? Malaki ang pagkakaiba natin dati, di ba? Sa nating buhay. Obvious po yun. At kung ikaw ay Christian, magiging obvious po yun. Dahil ngayon, new creation ka na, ang banal na espiritu ay nasa iyo na at siya ay nangunguna na sa iyong buhay. Sabi nga ng writer, may public reproach man. Ano ba ibig sabihin ng reproach? Insult. Okay? Ikaw ay nakakatanggap ng insulto sa mga tao. May affliction man means trouble or suffering. May masabi man na masakit, hindi maganda patungkol sa ating sarili o maging sa ating pananampalataya, tayo ngayon ay nagpapakita na ng pag-ibig, ng pasensya, ng pag-unawa at pagpapasakop sa Diyos. Do you experience that? Okay? Alam natin ang katotohanan, alam natin na ito ay kalooban ng Diyos, kaya we endure during suffering. Okay? Marami pong situation na tayo ay nag-i-endure. At alam po natin yung pangako ng ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 5, verse 10 to 12, ito po yung Beatitudes, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you, persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Tayo ay iba na ngayon dahil tayo ay isa na kay Jesus. Ang buhay natin ay nakatuon na sa pangako ng Diyos, nakatuon na para sa kalawalatian ng kanyang pangalan. Kaya nga sabi ng writer sa verse 33, sometimes being partners with those so treated. Tayo as a church, kapag ang ating kapatiran ay nagsasuffer, na-persecute, kaisa na tayo sa kanila. Hindi tayo nahihiya na maging bahagi sa iba pagdating sa gospel. Bilang bahagi ng church, ng ating mga kapwa mananampalataya, tayo ay isa na sa kalooban ng Diyos, sa gospel at sa pagsunod sa kanyang kautusan. So unang paalala ng writer ay ang kanilang pag-endure sa reproach and suffering. So may ma-recall ka na about the gospel, you are a Christian, makikita mo ito dahil nag-i-endure ka. Pangalawa, sabi niyang another evidence sa life ng mga mananampalataya na ito, you had compassion. Sabi nga sa verse 34, yung unang part, for you had compassion on those in prison. Okay? Ang salitang compassion in Greek, in Launida, sabi nga, to suffer along with someone else. Okay? To suffer with, to share in the sufferings of. Nakikiisa na sila sa paghihirap ng iba. Maari noon, wala silang pakialam sa iba. Diba? They live para lang sa kanilang mga sarili.
ngayon ay may pagbabago na sa kanilang mga puso. May pag-ibig na sila sa kanila. Ang paghihirap ng mga nasa kulungan, lalo na ng mga mananampalataya na pinakulong at that time, dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay nakikiisa na sa kanilang paghihirap. Marami pong mga Christians that time na nakakulong. Si Paul kinulong. Marami pong mga Christians. Kasi before, kung ikaw ay Christian in the New Testament times, yung time po ni Paul, pag nalaman na ikaw ay Christian, maraming taong magiging kalaban ka at ang iba, ipapakulong ka. Sila dahil isa na sila kay Kristo, they had compassion with other Christians. Kahit hindi nila kilala ito. Si Paul, hindi naman siya kilala ng lahat ng mga churches, pero nagsusupport sila kay Paul during the time na siya ay nakakulong. So they had compassion. Nakikiisa na sila kay Paul. Di ba nung hindi tayo Christian, wala naman tayong pakialam sa iba? Ang concern natin, syempre, nung hindi tayo Christian, barkada lamang natin, o sarili lang natin ng mga kaklose lang natin. Pero nung naging Christian tayo, iba ang ating pakikitungo na sa kapwa mananampalataya. We have a great concern for others. Kapag ang isang kapatiran ay may kinakaharap na paghihirap o pagsubok, tayo ay affected, di ba? Pag may sakit sila, may suffering man sila, nakikiisa tayo sa kanila. We have compassion. Tayo ay nag-iisip din ng paraan kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa. We go out our way for their needs. Gumagawa tayo ng paraan. So do you recall the truth the time you have come to faith and repentance? It reveals that truth in your life. You endure insult and suffering and now you have compassion for others. Ito nga ba ay totoo din sa inyong buhay? Ito ba ay evident sa inyong pagsabi na ikaw ay isa na kay Jesus? Pangatlo, okay, you have joy. Sabi nga, you have joyfully accepted the plundering of your property since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Siyempre, sasabihin ng marami ng mga tao sa mundong ito, masaya naman kami kahit wala kay Christ. Ah. Di ba? Ayun yan. Ano kung saya-saya ko? Maraming mga unbelievers, ganun po yung kanila. Pero anong tuon ng kanilang kasayahan sa mundong ito? Ano sa tingin nyo? Di ba? Pera? Trabaho, kung napopromote man, kung ano man meron sila, cellphone, bahay, kotse, gadgets, relationship, bisyo, accomplishments, at marami pang iba. Ito yung joy nila. Makikita natin yun. Pag nawala na yung joy na yun, pag yung cellphone na yun, ay naluma na at may lumabas ng bago, hindi na siya happy. Magkikrave na naman siya ng bago at mas bagong modelo. So ito po yung joy ng Christian. Ang joy ng Christian is money. Actually, money lang eh. Siyempre, kung ang joy niya is traveling, hindi naman siya makapag-travel ng walang pera. So it goes back to money. Pero paano ang mga Christians? Ano ang kanilang joy? Ano ang joy ng Christian? Mahalaga po na makita natin. Bibigay po ako ng mga examples, pero hindi po ito exhaustive. First, we have joy because we are in Christ. Do you have joy because you are in Christ? Ito po yung joy natin. Ito yung pinaka-joy dapat natin. Na ako naligtas ni Kristo Jesus at ako ay isa na sa Kanya. Sabi nga sa 1 Peter 1:8-9, though you have not seen Him, tayo ah, though we not have seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Hindi ko pa nakikita si Jesus Christ, pero yung joy ko sa Kanya, inexpressible. Ganon din ba kayo? Do you have that kind of joy in Jesus Christ? Na Lord, thank you. Ito yung joy na hindi natin maipaliwanag. Ang alam lang natin ay dahil tayo ay isa na kay Jesus sa Kanyang mayamang awa at biyaya, dahil tayo ay napatawad na, nalinis na sa ating mga kasalanan at ngayon ay anak na ng Diyos. Second, we have joy because by His grace, we are enabled to obey Him and give Him glory. Do you have joy in obedience? Diba? Dapat may joy po tayo. Lord, thank you for your grace na nagagawa ko po ang iyong kalooban because apart from you, hindi ko po magagawa ito. Lord, thank you for understanding, for serving you, for being here with my brothers and sisters in the church. Sabi nga sa John 15:7-11,
If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. So makikita po natin ano yung joy ni Jesus Christ nung siya'y bumaba to do the will of the Father. At yun din po yung dapat na maging joy po natin. Thirdly, we have joy because of our partnership with the gospel. Yung pakikiisa natin sa gospel, na naunawaan natin ang gospel. Hindi ba kayo natutuwa o puno ng kagalakan? Dahil alam po natin yung gospel at the same time, ginagamit tayo ng ating Panginoon na maibahagi yung gospel. Sabi nga sa Philippians 1:3-5, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making my prayer with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Ito yung joy ni Paul. I'm for the gospel, you are for the gospel, that is my joy. Kaya po mahalaga po na makita natin na magkaroon po tayo ng tamang perspective kung ano po yung dapat na kagalakan po nating mga Christian. Hindi ko sinasabi na huwag kayong maging masaya. Brother Jay, nakabilay ko ng bahay, hindi ako masaya. Hindi ko po sinasabing ganon. Wala pong problema na maging masaya. Pero ano yung true joy? Ano yung tunay na nakakapagbigay ng kagalakan sa buhay mo? Okay? Nagbakasyon ako eh. I toured around Europe, hindi ako masaya. Siyempre, blessing po yun ni God. Yung provision ni God, dapat makita natin. Pero hanggang dun lang ba? Kasi after ng tour, balikan din naman dito sa Pilipinas, hintay, makakalimutan mo na lahat na nakita mo doon. Konti na lang maaalala mo. Pero yung joy na naglalast, joy in Christ, joy in obedience, joy in the gospel. That's why even in times of persecution, in times of plundering of their properties, ito po yung context nila at that time, they still have joy. Why? Dahil ang mahalaga sa atin ay ang ating kaligtasan kay Jesus. Yun po yung pinakamahalaga para sa kanila. Ang mahalaga sa atin yung gospel. Na sila ipinapakita nila despite of all those plundering. Nananakaw po eh. Kung ikaw ay Christian before at nalaman na Christian, kukunin po ang ari-arian mo. Ganun po before eh. Tayo ngayon, hindi natin na-experience yun. We are to be thankful to God. At dahil tayo isa na kay Jesus, ngayon man ito mangyari, kunin man yung ating property, we know that Jesus prepared a better place for us. Kasi yung property natin is for the meantime lang, habang nandito lang tayo eh. Pag namatay tayo, pag ako namatay, kung ano man yung property ko, maiwan lang kay James. Di ba? Hindi naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga yung meron ako in heaven with the Lord. We must have joy because we have a heavenly perspective. Ang tuon natin, hindi short-sighted lamang, yung nakikita lang natin sa mundong ito, but we look beyond that. Okay? Tinitignan po natin yung heavenly perspective. Sabi nga sa John 14:1-4, let not your hearts be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again, I will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going. Ganda ng pangako ni Jesus Christ, di ba? You may not have a house ngayon. Okay? Hindi man maganda ang bahay ninyo, okay lang po yun. Jesus prepared a better place for us, which is with Him. Kaya po naging special yun, hindi dahil mansion siya, because we will be with Christ. Excited na ba kayo makasama ang Panginoon? I do hope na excited kayo, no? Alam, hindi ko sinasabing magpakamatay kayo, o kaya mag-suicide kayo.
Pero do you think about being with Christ, the joy that will fill your heart? Ako palagi ko pong iniisip yun. Sabi ko, Lord, kung kukunin niyo na ako, okay na po, makakasama ko kayo. Pero siyempre, kung will niyo lang. Kasi kung may plano pa kayo for me here on earth, I'll be glad na magstay pa po dito and serve you. But to be with Christ is far much better. Di ba sabi ni Paul? Nung sinasabi nga ni Paul, nung inaaral ko yun, tuwan-tuwa ako, sabi ko, oo nga, far much better. Mahalaga po na makita po natin ito. Recalling the gospel also reminds us of what that truth brings to our lives. Di ba? Pag nag-recall tayo ng gospel, maalala din po natin yung pagkilos ng Diyos. Endurance in times of insult and suffering, compassion for others, joy in times of trouble. Is this evident in your Christian life? Recalling the gospel in our salvation brings encouragement. It strengthens us. Dahil ito ay pagpapaalala sa atin kung paano kumilos ang ating Diyos sa ating buhay. Paalala in times kung saan tayo ay nadi-discourage na at hindi natin alam kung ano ang dapat nating gawin. Pero kung tayo ay palaging napapaalalahanan ng gospel, ng ating salvation, we see how God moved in us. At dahil dito, na itatama muli ang ating isip, ang ating puso, ang ating lakad, at kung saan direksyon dapat tayo patungo. Mahalaga po na makita natin yun. Recall. Recall the truth. Recall the movement of God sa iyong buhay, kung paano ka na ngayon namubuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Not only that we are called to recall, as an encouragement ng writer dito, tayo din po ay tinatawag na mag-persevere in our calling, to follow God and glorify His name. Basikan ko lang, basahin ko lamang po ulit yung persevere part po ng verse 35 to verse 39. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their soul. Okay, the writer here then encourages the Hebrew Christians to continue in their faith. Okay? May persecution man, may suffering man, magpatuloy pa rin kayo kay Jesus. Kasi in context noon, yung sinulatan yung mga Hebrew Christians na di-discourage. Dahil pinipilit sila ng mga Pharisees, ng mga nasa Old Testament pa na way of religion, bumalik kayo. Hindi tunay yan kay Kristo Jesus. Hindi, sabi ng writer, hindi, magpatuloy kayo sa faith. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya huwag kayong ma-discourage o mapanghinaan ng loob. Ito ang payo niya sa kanila. Kasi may persecution sila eh. Okay, may suffering sila. Pero ang problem, actually ang mas concern sa ating context, sa ating bansa dito sa Pilipinas, ay hindi dahil nahihirapan kayo sa persecution o suffering dahil sa inyong pananampalataya. Iniisip ko ito palagi. Ako muna, tinitingnan ko, do I suffer in terms of persecution? Hindi. Kasi may kalayaan tayo to share the gospel, to have a life na sasabuhay natin yung faith natin. Praise God, hanggang ngayon, meron po tayong freedom for that. Sa ibang country po, wala pong freedom na ganon. Okay? Pero tayo sa ating bansa, hindi po ganon. Wala po tayong persecution. O suffering in terms of our pananampalataya. Ang problem ay, ng ating context, ang problema ng mga Christian, ang kanilang thinking, ganito pala ang Christianity. Ang daming bawal. Actually, ito yung tingin ko mas problema ng Christianity ngayon. Especially in our context. Ang daming mga bagay na gusto ko na hindi pala pwede. Yun yung struggle eh. Ang ganda ng truth, pero pagdating na sa life, pagdating na sa application, ang daming bawal. Ang thinking nila, suffering yun. Kaya ang temptation ay, ayoko na magpatuloy. Ayoko sa church na yan. Lipat ako sa ibang church. Sa church na walang discipline, sa church na okay lang ang kasalanan, yun ang gusto nila. Why? Kasi gusto ng isang
so-called Christian na magawa ang gusto nila. In reality, mas problema po ito sa atin. Tell me, kailan kayo na-persecute because of your faith? Wala po eh. Hindi ko kayo na-persecute eh. Siguro from time to time, ako siguro nasa albay ako, may persecution kasi yung mga Catholic that time talagang hard sila. We are really persecuted. After ko ng preaching, nandiyan yung mga Catholics, haharangan nila yung mga umaten sa akin, pinagbabantaan sila. Wala ka nang matatanggap sa Catholic. Tandaan mo yung bubong mo, galing yan sa Catholic. Alam mo yon? Naglalakad ako, nag-share ako ng gospel, tatanggapin nila yung gospel tract, itatapon nila sa harapan ko. Yun lang, napaka-simple persecution yun. Alam mo yon, yung kunyari may isang lasing, naglalakad ako, nag-house to house ako, bigla akong inakbayan. Ay, ko ba ang tagapagligtas namin? Alam mo yun, yung parang mga ganun lamang po eh. But for me, hindi ito makukompare sa time nung kay Paul. Yung persecution nila, pinapatay po sila. Natatakot po sila. Wala pong safe sa kanila. Pero sa atin, ang problema ng mga Christian ngayon, ay, bawal to. Nakakalungkot po. Alam mo, habang inaaral ko to ngayon, lungkot na lungkot ako sa panahon natin ngayon. Siguro at that time, kung kayo ay nabuhay at that time, at kung kayo ay Christian, baka hindi kayo Christian. Kasi mas mahirap po yung persecution dati eh. Mas mahirap po yung situation po nila. Ang problema noon, persecution, imprisonment because of their faith, closure ng kanilang mga businesses, they face insult, ridicule, mistreatment from people. Ngayon, ayaw nila magpatuloy kasi, alam mo yung reason ng iba, ayaw ko na magpatuloy sa aking faith. Hindi dahil persecuted, eh kasi kailangan, Brother Jay, nag-a-quiet time palagi. Ang hirap naman, mag-quiet time. Nakukuha niyo ako? Yung mga reklamo ng mga Christians ngayon, ay, kailangan mag-pray. Kailangan umatin ng prayer night. Kailangan pala mag-sell. Kailangan magpa-accountable. Importante pala yun, biblical pala yun. Diba, naaral ng mga kababaihan yun eh. Kailangan mag-family devotion, magbasa ng Bible, kailangan mag-aral ng Bible, ng salita ng Diyos, maging loving sa mga tao na hindi loving, kailangan talikuran ang kasalanan. Kung ito ang inyong thinking na nahihirapan kayo sa Christianity, baka hindi ka Christian. Sila nahihirapan sila sa Christianity because of those people who persecuted them because of their faith. Ang reason po ngayon, habang inaaral ko ito, pinagpipray ko, ano ba problema talaga ng Christianity ngayon? Ang problema ng Christianity, sarili nila. Ask yourself right now, ito ba ang complaint mo? Suffering ba para sa iyo ang spiritual disciplines? O ang struggle mo ba ay suffering for the faith and persecution? In truth, nakakalungkot ang ating panahon kung ikukumpara sa suffering and persecution ng mga nauna sa atin. For those who are truly in Christ, sabi nga ng writer, continue. Do not throw away your confidence. Continue in Christ. Continue to grow anuman ang temptation ng mundo for you to stop, persevere in that faith. Yun po yung sitwasyon nila eh. Sa totoo lang, wala pa nga silang Bible eh. Kung ibibigay mo yung Bible natin ngayon at their time, takot siguro tuwan-tuwa po mga Christians before. They would read it. They would study it. Majority of them, they would just go have their Bible study para mapakinggan lamang po yung word. We are so blessed in our time. Binigay na po ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng means para sa atin. Bible nga ninyo, nasa cellphone nyo na eh. Diba? Dala-dala nyo na araw-araw. Pero ayaw nyo mag-persevere pa rin sa faith. Kaya po mahalaga na makita po natin ngayon, am I persevering in my faith? Am I truly growing sa aking pananampalataya? Ang sabi ng writer sa kanila, be confident in the grace that God has given you in Christ. Why?
Because continuing in Christ has a great reward. May pangako po eh. If you persevere, sabihin na natin, walang persecution, pero nagpe-persevere ka, temptation natin, sarili natin, kalaban natin, sarili natin, talikuran natin yung sarili natin. Mamatay tayo sa ating mga sarili at mag-persevere tayo sa ating Panginoon. Kaya nga kahapon, actually, kahit nasabihin po natin 3 hours and a half yung annual meeting po namin sa Higher Rock, ang dami-dami pong reminders of grace ni God sa buhay ng mga kapatiran, especially those who are serving in the Lord. Nakaka-bless po. Yung isang blessing po doon na mapakinggan yung kay Brother Arnie, siya po yung head ng First Fruits to God. Siya po yung sa evangelism. At lahat kami, agree po kami. Ako nga, sabi ko nga, bago pa sabihin ni Pastor Bob yun eh, kinikwento ko kay Sister Bates. Sabi ko, Sister Bates, yung ministry ni Brother Arnie ang pinakamahirap dito in terms of ministry work. Kasi evangelism siya eh. Pupunta siya sa mga lugar kung saan siya mag-share ng gospel. Yung isang picture nga doon, nag-share siya ng gospel doon sa saming sementeryo. Di ba? Habang pinapakita yun ni Brother Arnie, ni-explain niya yung ministry na yon. Sabi ko, do we go out our way to truly evangelize and share the gospel? Si Brother Ike, yung ministry niya sa ITAS, they would go out 5 a.m. in the morning para dumating sila ng maaga sa Florida Blanca to gather yung mga ITAS doon, to talk to the people doon ng buong umaga. They're persevering. Yun po yung tawag doon, persevering in their faith. Kasi alam namin, actually, tayo nga dapat mga Christian, yeah, we know that there is a great reward, pero hindi naman po reward yung ating hinahanap eh. Ang habol natin, mag-glorify si God. Maibahagi ang kanyang salita. Kaya muli, sasabihin dito nung writer sa verse 36, basahin ko sa NIV kasi maganda po yung rendering dito. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Pakaganda, no? You need to persevere so that when you have done the will of God. So may will si God, ito yung dapat nating ginagawa. Ito yung dapat nating pinipersevere. Okay? So, may will si God, mag-quiet time. May will si God, mag-prayer night. May will si God, mag-sell tayo. May will si God, magpa-accountable tayo. May will si God, mag-evangelize tayo. May will si God, mag-serve tayo dito sa church. Let us persevere. Gawin po natin yung kalooban ng Panginoon. Persevere, my dear brothers and sisters, dahil may pangako ang Diyos para sa kanyang mga anak. Pero ang question, until when ako kailangan mag-persevere? Alam ko na mahirap at hindi madali to walk in Christ, sabi sa verse 37, at ito'y encouragement para sa kanila at maging sa atin, sabi nga doon, for yet a little while and the coming one will come and will not delay. Darating si Jesus at ito ang mahalaga na alam natin, He will not delay. We do not know when, but He is coming. Ang paalala sa atin ay panghawakan ang katotohanan na nais ng Diyos para sa ating mga tunay na mananampalataya. Darating siya eh. So what we are to do while waiting sa pagdating ng ating Panginoon is for us to persevere, to grow in our faith, to glorify God in our lives. Sabi nga sa verse 38, but my righteous ones shall live by faith and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back, hindi tayo yun, sabi niya, and are destroyed, but of those who have faith. Tayo may pananampalataya, tayo may magpe-preserve ng ating mga souls. We are to live by faith. While waiting for Christ, we are to live by faith. Ano ang ibig sabihin nito? Okay? Doon sa part na yon, my righteous one shall live by faith. Actually, mababasa po natin itong truth na ito sa Habakkuk chapter 2 verse 4 at naaral na natin to way back in Romans chapter 1:17. Pero may magandang paalala dito si R.C. Sproul and I quote dun sa article po na aking nabasa sa Ligonier. Sabi niya dito, reading the Habakkuk quote as the righteous shall live by faith places the emphasis on the type of life that the one whom the Lord regards as righteous will demonstrate. Okay? Mahalaga po na makita na type of life, klase ng buhay na dapat meron tayo
na may kung may pananampalataya ka kay Kristo Jesus, ikaw ay dapat namumuhay in righteousness. Dr. R.C. Sproul unfolds this a bit for us in his commentary on Romans. Sabi niya po doon ni R.C. Sproul, "One who lives by faith is a righteous person in the sight of God." So if you live by faith, ibig sabihin ng live by faith, namumuhay ako doon sa aking pananampalataya na meron ako kay Kristo Jesus. Yung pananampalataya na ito ay nakabase sa katotohanan ng kanyang salita. Sabi nga, "One who lives by faith is a righteous person in the sight of God. The righteous live by trust." In other words, the thing that characterizes the righteous person above all else, is an abiding trust in God and in His promises. So tayo, nag-a-abide tayo palagi sa ating Panginoong Diyos. Nagtitiwala tayo sa Kanya sa lahat ng sitwasyon. May suffering man, may persecution man, may mga sitwasyon na hindi maganda sa ating buhay, we trust in God. We trust in His promises. Sabi niya doon, continuing, "Because righteous people trust the Lord." Do you trust God? Mahalaga po ito, no? Araw-araw, dapat tanongin, "Am I trusting God on this?" "They continue to believe Him even when He seems slow to act." They do not just believe in God, they believe God. Okay? Do you believe God? "Because they believe the Lord, they are faithful to Him, and they obey Him truly, though imperfectly, out of their deep loyalty to Him." Are we faithful? Are we obedient? Hindi perfectly, but because we are in Christ, we will continue to do His will. If we live in accordance to the truth that we hold to, okay, the result will be a life following, trusting, and obeying God. So if you have faith, sabi dito nung writer, continue to persevere and live that faith for the glory of God. If you are truly in Christ, we will persevere. We will not shrink back. "Ay, ayoko na mag-aral. Ay, ayoko nang umaten. Ay, ayoko na ng ganito. Ay, ayoko ng ganyan." Hindi po eh. We don't shrink back. Yung word na shrink back in Lunida in Greek means to hold oneself back from doing something. Ayoko nang gawin ito. Okay? With the implication of some fearful concern. Ayoko kasi mawawala yung joy ko sa aking buhay. Yung gusto kong magawa, hindi ko na magagawa. So ang Christian, hindi tayo dapat umaatras anumang pagsubok, anumang mahirap na kakaharapin, dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo ay may kasiguruhan sa Diyos dahil alam natin na Siya ay sovereign at hindi Niya pababayaan ang Kanyang mga anak. Sabi muli sa verse 39, yung last verse, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. We are not like those who do not have Christ. Huwag po tayo maging katulad nila, yung mga unbelievers. Those who have no faith. Sila ang end ng life nila, they will be destroyed. They will face God's judgment. Pero tayo, we who have received the grace of salvation, tayo ay nakatanggap ng kapatawaran, ng pag-ibig ng Diyos, tayo na may pananampalataya na kay Jesus, tayo ay may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan dahil kay Jesus, tayo dapat ay nag-persevere. Mahalaga po itong inaral natin ngayong umagang ito. In ending, dalawa po ang panawagan sa atin at encouragement po para sa atin ng writer po ng Hebrews. Recall the gospel. Remember how God transformed you in the likeness of Jesus Christ. You endure like Christ. You have compassion like Christ. You have joy in Christ. Diba? Ang desire, goal, tuon ng ating Panginoon is for us to be transformed in the likeness of His Son. Ito po dapat din yung goal at tuon natin at focus natin sa ating buhay. Maging lalong kawangis ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Recall the gospel. How are we then to continue our lives in Christ? Persevere. Live in accordance to the faith you have received by grace. Mag-persevere po tayo. Magpatuloy po tayo. Ako po ay 22 years ng Christian, and I thank the Lord, not because of my own strength, but because of His grace. 17 years in the ministry as a pastor. Bilis ng panahon, ano? 17 years, ano?
Kasi bagong kasal kami ni Del, 2005-2006, after 6 months, I entered the full-time ministry. The Lord has sustained me, persevered by His grace. And I want you to see na hindi lamang po ako. Yung mga life nila John MacArthur, nila R.C. Sproul, until death, they persevered. At makikita po natin yung kanilang mga ministries. Even those who are Christians na hindi po naging kilala. Marami pong mga Christians po, or nominal, mga regular Christians lamang po in the faith, in the church, sila po ay naging tapat. Gayahin po natin sila. Sundan po natin yung kanilang mga example. Yung mga sinulatan po dito ng writer ng Hebrews, marami po sa kanila for sure tumugon po sa panawagan na ito na mag-persevere. Nawa hindi po tayo mag-shrink back. Kundi tayo, kung tayo ay Christian, dapat tayo araw-araw nagpapatuloy. Ano man pagsubok, ano mang suffering, may persecution man, wala mang persecution, in our lives, ang nais ng Panginoon, tayo ay magpatuloy sa Kanya at lumago sa wangis ni Kristo Jesus at mabigyan natin siya patuloy ng kaluwalhatian. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for all these reminders, Lord God. At salamat, Panginoon, ama sa writer po ng Hebrews dahil binibigyan niya po ng kaliwanagan ang bawat katotohanan at bawat encouragement sa amin, Panginoon, ama, na dapat ay panghawakan po namin dahil ito po ay katotohanan ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, ama, sa biyaya na inyo pong ipinagkaloob sa amin, yung gospel, kung paano niyo po ito binigyang kaliwanagan sa aming lahat at mapakinggan ito ng ayon, Panginoon, ama, sa inyong paghahayag sa inyong salita. Maraming salamat sa biyaya na inyo pong patuloy na ibinubuhos po, Panginoon, ama, sa aming buhay, lalo na sa church po na ito. Sa inyong katapatan, Panginoon, ama, sa inyong pagkilos sa aming lahat, sa church po na ito, sa lahat po ng mga ministries, kung dahil sa lahat ng ito, Panginoon, ama, kayo po ang siyang nagsusustain sa amin. Maraming salamat, Panginoon, ama. At aming dalangin, knowing all of this truth on how you have moved, Lord God, in our lives, help us to respond in a life, Lord God, persevering in our faith. Help us, Lord God, na hindi po ma-discourage, dahil alam po namin maraming mga situations in life na maaring magdala, Panginoon, ama, sa amin ng discouragement. But Lord, help us to be reminded of the gospel and to continue, Lord God, in the faith so that we may live a life, Lord God, na tunay po na nagbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong biyaya, sa buhay ni Kristo Jesus, sa kaligtasan na meron po kami sa Kanya, sa gospel na patuloy niyo pong iniyahayag sa buong church, Panginoon, ama, every Sunday. And I pray for those who are not yet in Christ, may they see the beauty of Jesus Christ, the salvation, Lord God, na Kanyang dala, yung Kanyang buhay na perfect, yung life na Kanyang pag-aalay para sa mga taong makasalanan, yung Kanyang muling pagkabuhay, yung Kanyang pagwawagi, Panginoon, ama, sa kamatayan at kasalanan, nawa tunay po nilang makita ito. Makita, Panginoon, ama, na sila'y makasalanan at makita na si Kristo ang tangi nilang pag-asa, na si Kristo ang tangi nilang kaligtasan. So I pray, Lord God, that you will continue to move in the hearts of the people. By your grace, Lord God, it is not impossible. But help us, Lord God, na tunay nga po na kayo ang siyang patuloy na maggabay sa aming lahat. Thank you, Lord God, for this blessed morning. Bless each one in the coming days. Kayo po ang patuloy na maggabay sa amin until we meet, Lord God, next Sunday. In Jesus' name we pray. Amen and amen.